Magandang araw mga boxing fanatics. Ito na naman ang GOP TV Sports. Pag-usapan natin ang supremacy ni Pacman. Habang hinihintay natin ang nalalapit na laban ni Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. sa August 21 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada, muli natin balikan ang supremacy ni Pacman. Pero bago yan, isang fans combination mula sa subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Sa unang episode ko na pinamagatang ang supremacy ni Pacman, durog ang mga kalaban. Mula noong June 2001 sa laban niya kay Lenholo Lidwaba. At yun ang unang pagkakataon, ang unang apak niya sa Las Vegas, Nevada. At doon nga nakilala at umusbong ang isang Pacman. Hanggang sunod-sunod na ang mga laban, mga superstar sa Mexico at nagtapos sa trilogy nila ni El Terrible Morales. Muli inihahandog ko sa inyo ang supremacy ni Pacman na pinamagatan kong mga kampiyon sa kanilang dibisyon, inubos ni Pacman. Pagkatapos ng trilogy nila ni Morales noong April 14, 2007, Manny Pacquiao versus Jorge Soles para muling i-defense ang WBC International Super Featherweight Belt ni Manny Pacquiao. At sa round number 8, Soles ay na-knockout ni Pacquiao at na-retain ang WBC title ni Manny Pacquiao. Pero sadyang ang mga promoter di makapagpigil, pinagbigyan nila ang kahilingan ni Barrera. October 6, 2007, Pacquiao Barrera 2 muling ikinasa. Hindi siya makapaniwala sa unang laging laban nila nang talunin siya ni Manny Pacquiao. Mula unang round, maganda naman ang laban, matinding palitan ng mga power punch. Hindi naman nabigo ang mga boxing punch sa salpukan ni Barrera at ni Pacman. Pero nang alam ni Barrera na malaki ang lamang ni Pacman, gumamit na siya ng mga dirty tactics para matalo si Pacman. Pero hindi siya mobra dahil sadyang malakas at matalino si Pacman. Sa round number 11, nang matawagan ng foul si Barrera dahil inaawat na siya, pero binigwasan pa niya si Pacman. Kaya nabawasan ng puntos, lalo pang lumaki ang lamang ni Pacman. At naging resulta, unanimous decision, panalo si Pacman. Noong March 15, 2008, Mandalay Bay Event Center sa Las Vegas, Nevada, isa na namang Mexicano ang nagpasabog sa lakas ni Pacquiao. Gusto na yung ipagiganti niya dahil sa kamay ni Pacman. Nagbagsakan na sila, kaya ikinisa ang Pacquiao Marquez 2. Kung matatandaan ninyo, si Marquez ang crypto ni Pacman. Sa start ng laban, mula sa round 1 at sa round by round, talagang malupit ang salpukan. Dahil si Marquez ay counter puncher tulad din ni Pacman. Kung pumuntos man si Pacman, siguradong pupuntos din ang kalaban. Kaya ang mga judges hirapan sa pagbibilang. Buti na lang, naka-score si Pacman ng knockdown sa round 3. Sa isang matinding kaliwan ni Pacman, bagsak si Marquez at nabilangan, pero sadyang matigas si Marquez at pinahirapan pa rin si Pacman. Muling bumangon at patuloy ang matinding bakbakan, at pagkatapos ng laban, split decision, panalo pa rin si Pacman. June 28, 2008, Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, Pacquiao versus David Diaz para sa WBC lightweight title na hawak ni David Diaz. Manny Pacquiao moved to 135 pounds to challenge David Diaz. At sa pagkakataong ito, pang limang division na niya ito. David Diaz, 34 wins, 1 loss and 1 draw. Start of round 1. Sa umpisa, nagsukatan ang lakas ng dalawang kampiyon. Kung titingnan, parang isang sparring session lang. O sadya lang namang mabilis si Pacman. Sa bawat round, malaki ang puntos at lamang. Talagang dominante niya ang buong laban. Umabot ng round 9, di na natagalan ni Diaz ang laban. Sa round 8 nga, umiiwas na lang para hindi siya manakout ni Pacman. Pero sadyang di maiwasan nang magland ang kaliwa ni Pacman sa round 9. Nagsak sa luna ang kalaban. At si Pacquiao, tinanghal na kamp na ikalimang division. Naging pound for pound noon ding panahon na iyon. Alam mo naman si Pacman, sobrang humble talaga. Kahit sikat na ay nakatapak pa rin sa lupa. Kaya minamahal ng masa at mga boxing fans, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong kahit higante, papatulan. Kaya nga naikasa ang dream match, ang Pacquiao at De La Hoya. Walang magawa, ang taas niya at suntok na mahaba. Sa mabilis na si Pacman, sumusuntok sa hangin ang kalaban. Lagi pang nalulusutan ng mga power punch ni Pacman. Kaya ang mukha ni De La Hoya ay nagkulay kalawang. Sa dami ng pinakawalang power punch ni Pacman,
Kaya bago pa magsimula ang round 9, pasyena. At noong May 2, 2009, MGM Grand Las Vegas, Nevada, ikinasa ang laban kay Ricky the Hitman Hatton, isang kampiyon na Briton. Hawak niya ang IBO crown. Umakyat si Manny Pacman sa 140 pounds o light welterweight division para i-challenge si Ricky the Hitman Hatton, ang hari ng IBO o 140 pounds. Ito na, simula na ang round 1. Matindi agad ang salpukan. Para nagmamadali sa laban si Hatton, puro yapus at gulang makatama lang kay Pacman. Matatandaang sa mga press conference pa lang, Hatton matindi na ang trash talk kay Pacman. Kaya ganun na lang ang giligit ni Pacman. Kaya humanda ka pagdating ng laban. Ito na nga ang laban, dumating na sa unang round pa lang. At kanan pa lang bagsak na si Hitman. Agad namang nakabango. Pero ayun, muli na namang tinamaan ng kombinasyon ni Pacman. Ayun, bagsak na naman. Pasalamat siya na save the bell siya. Kaya itong si Pacman, alam na ang gagawin sa round 2. Muling umarangkada si Pacman. At sa huling bahagi ng round 2, tuluyan ang bumagsak si Hitman. Isa sa mga brutal knockout ni Pacman si Hitman. Tuloy ni Pacman, pakatapos kay Hitman, nadagdagan na naman. Number 1, pound for pound. Best Fighter of the Year, 6 Division Champion, and 3 times Ring Magazine Champion. Kaya mga sikat at kilalang boxer, gusto sa kanya ay lumaban. Susana ni Pacquiao ay si Floyd Mayweather, pero nagretiro na dahil ayaw siyang labanan. At that time, dahil inaakusahan siyang uminom daw ng enhancing drug para lumakas at matikas. Ganun pa man, marami naman diyan magagaling at sikat tulad ni Miguel Cotto, ang kampiyon ng WBO na taga Puerto Rico. On November 14, 2009, MGM Grand, Las Vegas, Nevada, Manny Pacquiao versus Miguel Cotto para sa 147 welterweight WBO crown na hawak ni Miguel Cotto. Miguel Cotto is the elite fighter, number 1 ng welterweight division that time. Start ng round 1. Llamado ang Puerto Rico. Magaling at malaki si Cotto, pero di natinag ang ating pambansang kamao. Sa round 2, ganun pa rin, matindi ang palitan ng mga suntok. Hanggang sa round 3, nang maka-score si Pacman ng knockdown kay Cotto. Hanggang sa round 4, matindi ang palitan. May mga pagkakataon pang naiipit si Pacman. Hanggang sa isang signature punch combination, bagsak si Cotto. Sinubukan pa ni Pacman pabagsakin si Cotto mula round 7 hanggang 11. Umiiwas na ang Puerto Rican at si Cotto takbo ng takbo para makasurvive hanggang sa huling round. Hanggang masukol ni Pacman sa round 12 at itigil ang laban, panalo si Pacman via TKO at masungkit ang WBO crown ni Miguel Cotto. At this time, 7 division na si Pacman. At dito ang episode 2 na Supremacy ni Pacman. Ubos ang kampiyon ng mga division. Okay, shout out muna sa aking mga bagong kaibigan at mga subscribers. Salamat sa inyong pagtitiwala. Okay, hanggang dito na lamang. Ito ang GOP TV Sports.